Nung araw nga pa lang ito, nandito lang pala ako sa may concourse. Pipick upin na kasi yung mga basag-basag na tayo. Habang nakatayo nga pala ako dito sa may labas, nakita ko nga pala itong Alson Trading. Lumipat na pala sila dito sa bago nilang building. At after 1 hour nga pala, bali nakuha na pala yung mga basag-basag na tiles. Hindi ko na nga na-videoan kasi medyo busy eh. At nung okay na nga pala, na-pick up na pala lahat. Eto nga at naglalakad na pala ako papunta dun sa may LCC. Maaga pa nga pala yung mga oras na to. Pero tingnan nyo naman, sobrang trick na yung araw. At fast forward na nga pala tayo. Nung mga oras nga pa lang to, lunch break na namin ni Girl Lalu. Kaya naman naisipan namin pumunta dito sa may UK. O diba, sobrang bilis lang talaga ng transition kasi kakapasok pa lang tapos lunch break na agad. Kaya naman nga, perfect! At nung wala nga napiling ito si Girl Lalu dun sa may UK, pumunta nga pala kami dito sa may bandang third floor ng LCC kasi may titingnan lang daw itong si Girl Lalu. Nandito nga lang pala kami sa may mga bandang dining set kasi may nagustuhan daw siya nung isang araw, titingnan niya kung nandito pa. At pagkakating nga namin dito, eto nga pala yung sinasabi niyang dining set. O diba, ang ganda, kaya naman perfect! Sobrang nagandahan nga talaga si Girl Lalu dito sa design niya kasi medyo aesthetic din tong babaetang to eh. Char. At dahil nga sobrang bet na bet niya talaga itong dining set, eto nga, tinitingnan niya at chinecheck niya na nga pala yung mga upuan. At pagkatapos niya nga palang maicheck, eto nga, for the contract signing na sila. At pagkatapos nga pala namin dun sa may third floor, eto nga at bumaba lang ako dito sa may first floor kasi bibili lang ako nitong potato corner. Pasalubong ko kasi sa mga bata pag uwi ko ngayong tanghali. At dahil nga gusto ko ng mabilis lang talaga na transition, eto nga gabi na. At nung mga bandang 6 o'clock na nga pala, eto nga pala at nag-aantay na ako dito sa may gilid. At nung nakakating na nga pala yung jusawa ko, eto nga at sinama niya pala si kuya. Ibinabaan niya nga muna dito si kuya sa may sa akin kasi magpapagasolina lang daw muna siya, hindi niya na kami isinama. Tapos aba-aba, demanding talaga itong batang to, nakita lang yung TV dito sa may salamin, sabi niya bumili daw ako, akala mo mura lang. Mga ilang minuto nga rin pala kami nagantay sa jusawa ko kasi naman sobrang tagal niya eh. Saan kaya siya nagpaga? Siguro sa Legazpi pa siya pumunta para magpaga, sobrang tagal talaga. Ayoko pa naman nag-aantay ng sobrang tagal kasi nakakainip kaya. Ayan na nga pala, after 30 minutes, o diba, tinagalan siya ng 30 minutes. Eto na nga, at tumating na nga pala siya, tapos pauwi na nga pala kami. At buti na nga lang talaga, hindi umulan ng mga oras na to, at nakasama talaga si kuya sa pagsundo sa akin. Sobrang enjoy nga din itong batang to kapag sumasama, kapag sumusundo sa akin, kasi madami siyang nakikitang mga car. Kaya naman talagang gustong-gustong sumama neto kapag sumusundo talaga. At pagkakating nga namin dun sa bahay, eto nga at paalis na naman kami kasi may pupuntahan lang kami. At isinama nga pala namin ulit itong si kuya. Kaya nga pala namin siya isinama kasi pupunta lang kami dun sa naghihilot kasi nadapa daw tong batang to. Medyo maselan pa naman tong batang to kapag nadadapa kasi nilalagnat agad kaya kailangan agad-agapan. Kaya naman nga pagkakating nga namin sa bahay, paalis na agad kami kasi ayoko nang paumagahan pa. Kailangan now na. Char. At pagkatapos nga pala namin pumunta dun sa pinuntahan namin, eto nga at dumaan lang pala kami dito sa may mga binibilhan na ulam kasi bibili lang kami ng uulamin namin ngayong gabi. Dito na nga lang pala kami bibili ng uulamin namin kasi hindi na kami bibili ng lulutuin pa kasi medyo late na din kasi eh. O diba, sa tingin nyo, nakailang kasi ako. Char. At nung nakapagbayad na nga pala ako dun sa bilinin kong ulam, eto nga at paalis na din kami.